nasa top nga ang ano. Tama ka dito. At nakita naman natin dito, bouncing ball dito agad si H2O. Uy, interesting nga. Ang gumagamit pala dito ng Cupra natin is the H2O. And the meantime dito, first blood coming from the side of Next Play Solid. Namatay doon si Yawi ng mundo natin sa may bandang top lane. Invade jungle naman ang ginagawa dito ng tatlong miyembro ng Smart Omega. Naspatan ni Yawi, pero I think it's too late din yan na rin nata ito i-co-contest. Nag-switch yung role sila to test din, yes. Siguro. Siyempre, papasok sila sa mas ibang liga. Eh, kailangan ine-experiment mo rin kung saan kayo mas kagana. I think, more room nyo to experiment before going in sa bigger part of the scene. And Rene J doing a great job zoning out the members of Smart Omega. May rotation na nangyayari. Papunta sa bot side. And si Johed, oh yun, tinalo na dito. Kala ko haabutin siya ni Kute. Hindi. Pero look at that. Arcting lang muna dito yung Crab Coin together with Gatot. Habang dito si Curtizy, nag-show lang ng minion wave nila. Meanwhile, Chester and H2O, gusto talaga nila gumawa ng play dito, ah. Tapos ang Valier natin is si Rene J. Oh, switch roles nga talaga to, Prof. Bien. Switch roles ba to? Switch phone? Switch mode na yata. Look at that. Ejector in kay MB with the Phantom Execution and the puncture is real. Pero Chester dito, may pansagot na lang. Puncture with the Thorn Rose. Hindi niya tumama. Pero hindi tumama pa rin ang Bursting Fireball dito ni Rene J. Curtizy might fall down with the Searing Torrent na knockback siya dito. Isang normal hit pero sumapat pa rin. Ang galing. Ay, naglalagablab pa nga dito sa init ng mga apoy na binabato ni Rene J kanina doon. Look at H2O roaming around dito sa may bandang river. Meanwhile, onto the top lane, Yawi ng mundo dito. Nakita ni Toshi Z mula. Uy, wala pa. Hindi pa pala. Hindi pa nakapagana. Feathered airstrike to, guys. Level 3 pa lang. So, hindi pa may ganti na api ang gusto sana dito ni XB. Pero na-confirm nga na lumabas nga sa RRQ yung lineup na may Faramis. Tama. Na-confirm na nga. Sabi na nakita ko sa ano yun eh. Thank you, guys. Sobrang ano yun, no? Thankful tayo sa mga viewers natin. Malaking factor na binibigay nyo sa atin. Malaking tulong yung mga information na binabahagi nyo. Pero buhay-buhelo na dito si Cupra. Jumping in, baby bouncing ball. Trying to burst this one out. Question mark. Umalayo muna dito. Phantom Execution. Dunk sa mukha. Ang dami nagkatalunan pero wala nagkapatayan. Tama ka doon. Pero meron napatay doon sa may bandang top lane na nakuha ni Yawi ng mundo dito ng solo si Parsa natin while showing up or binabawas-bawasan niya dito yung top lane turret. Curtizy siya kasi MV dito. Parehas nasa bush. Lagaan tayong itong dalawang to. Sino mauunang mawawala ng pasensya. Naispatan dito. Umahabol dito. Look at that stun na binibigay dito ni MV. Pero pumapalag pa rin naman dito si Curtizy with the missiles. Napigil na siya magbabago. Yung vengeance niya doon sa mga missiles eh. Sabi niya, sige. Napalayo . Medyo nakaramdam. And isa si Gatot sa malakas mang hold ng lanes ngayon pag 1v1. Una, ang baba ng potential mo to kill a Gatot na 1v1. Plus, meron siyang tawag dito, AOE na makakapag-control din ng minion waves. Yes, yung ano, yung unbreakable niya na spell, which is the second skill of Gatot. And look at that, bangers na naman dito si MB, papunta ang dalawang miyembro ng Next Play Solid. Another clash has been happening dito, banda, punumalon na with the Avatar of the Guardian. Look at the Paramis. Hindi na nakapag-ulti, walang pumasok doon sa may area na sakop niya with the jurisdiction. Si YS pumapasok dito na pagkaka nga si HGC, which is the Lancelot. Sumunod pa pati si Rene J. Pero si Chester gustong gumaten dito. Ito na ba ang gante ng api with the normal hit dito. Pinapakulan na nga and he has slain the Atlas of Smart Omega. Pero pumasok another one and it's a double kill for Chester. Alam mo, this is a scary next play. Predator Solid playing that kind of play style. Yung yes, nag-switch sila ng roles pero nagagampanan nila yung mga roles ng bawat isa. No? Mm-hmm. Tapos nakikita mo, nadodominate nila na early and this is a big team na kinakalaban nila. Smart Tama. Omega. And now, baby bouncing ball to back this one up. Disengaging na pa. Uy, inuuli. Flicker in a very aggressive Rene J. Sabay nagpaulan pa nga ang daming apoy. Phantom Execution. Rene J will fall. Nasobrahan pa. Ito, hanggang tinapihit. Falling down low.
disengaging for the side of next play Predator Solid. On point saning ano no? Yung paulan dito ni YSS. Yes. Kasi hindi lang nila nabigyan ng enough damage to close the team fight. Mm-hmm. That clash totally get this Smart Omega na makabalik ng onte sa kanilang laro. 5-7 ang ating score and umaba na agad sa gold lead ng 100 lang etong next wave Predator. Pero ito na nga, nahabol na nila yung kaunting gap na naganap kanina sa mga recent clash natin. Na-secured din na ng Lancelot natin yung third buff. And look at Curtizzi. Gusto niya na rin kunin muna yung mga Jungle Monsters or resources. While OMG question mark here, na-spot on si H2O with the first one. And Jay, umaasim-asim. Na-stun pa nga dito pero hindi na rin naman nila inasim even under their turret. Apat na miyembro na to, Prof. Yeah. Malaking lahat naman yung magaganap dito. At makatikate na rin si Chester with a quick item check muna tayo dyan direct. Alam mo, laging pa talaga pag may parsa, no? Ang hirap kumuha ng tore. Pag may parsa kayong kalaban. Popondohan nyo yung minions. Nagkakaroon lang kayo ng option para maka-pick off. Maka-push. Pagka may napipick off kayo sa kalaban. Pero having the position of the Smart Omega, ayun o, pagka nag-fail sila sa isang pull-off, nagdi-disengage siya agad sila. Very aggressive. Hit dito, trying to face-check the bush. And now, very engaged siya ata. Andres ng Smart Omega. Pag na, Resurrection. Bumalik na Phantom Execution as well. Sinewa na zigzag moments coming from a GC. Pero ang daming pulado tumalon. Dunk, nagsablay nga dito. Ayun, unstoppable force to pin down Chester from the backline. On point si Curtizzi. Ayan pa, perfect match. Naiwan si Gatot, si Emi. Pero not makukas ito. Hindi napapansinin to. Makunat to. Tama. Hindi na nila i-waste yung resources nila doon. Imbes, gusto na lang sana nila kunin dito yung middle and turret. On point yung naging feathered airstrike dito ni Toshi Z. Nakuha niya doon si Rene J with the Valier. Look at Yawi. Pumuposisyon na naman. Look at that. Bato-bato lang dito with the last insanity. Toshi Z, trying to run away but it's not enough pa nga. Nahabol. Sabi ko mag-flicker kaya ito. Wala palang flicker si Toshi. Hindi. Diba? Sinayawan eh. Pero sinayawan din pabalik dito ni ano. Ni XB si Yawi. Now, nanakap. Ni MB. Ayun, sinalpak sa kabilang bakod. Sineta pa sila dito ng Smart Omega. They're able to take down H2O para sa bakbakan. Yes, yes. Ayun na nga. Buhay na dito ang tatlong miyembro ng Next Play Predator. Solid, Rene J, trying to pin down his Curtizzi. Pero dito, nanakbak niya si Heat na gusto sanang sumegway. Pero dito with a slam dunk MB nandito ang turtle, ayaw na nilang pakawala to. Last insanity kinasana dito ni Yawi. Meanwhile Heat dito trying to ride the right target pero dito papasok pa rin si Hadi. Si Y pa rin na steal niya dito yung ating turtle, still alive and kicking. Resurrection pero nakapag ulti buhay pa rin siya, pumapalag-palag pa rin naman dito pa. Pero sa backlane dito si Curtizzi, kinuha niya si Chester. Go the main damager of next play. Solid papalag RTO kay Rene J. Last insanity kinasana dito ni Yawi. Curtizzi has been slain by Yawi. Kapati ng isa, immortality down. Oh my gosh, mainit. Ang tagal nung laban na yun. Now it's all 11 points for both teams in terms of kills na umi-steal. Good decision siya GC dito, trying to steal the purple buff na next play Predator Solid. And gusto ko yung decision making ng next play Predator Solid. Medyo tabingi sila eh nung nagkaming kiss-pintis na. Tama. Pero nakuha pa nila yung gusto nilang kunin. Nakakuha sila somehow ng enough or good exchange para hindi mag-snowball from the recent clash. Baby bouncing ball trying to control this far sa Toshi. Now, perfect match. RKO, sinalpak ang bola dito. Well, kanya-kanya laban lang si Rene J. Minama, 1-1-D against this Toshi. Disengaging na ba si Rene J dito? Hinabol ni Mr. Fundamental. Phantom Execution, they want to take down. Rene J will fall. Oh my gosh, look at that. Chester and H2O knock off. At niya, kapag nga nakalapati dito pumasok. Kaso, Thorn Rose will be enough pa nga ba dito with the last insanity. Mega kill for Yawi. Hit dito, trying to run away. Disengage lang din muna using the Cyclone Eye. Paramis dito, gusto naman gumawa ng play dito. Kaso wala silang damage dealer dito. Pumasok pa rin ha. Oops, sinahabol dito ni Heat si Chester pero back away na lang din. Masyado malayo, wala silang mapipigay na damage. Meanwhile, dito si Chester, RKO pa nga at napatay pa nga nila ang YSS ng Next Play Solid.
Grabe, pinakitang galawan dito ng next play Predator Solid. It is a sign na, and plus itong Smart Omega, both teams hindi sila nagtitipid ng skills. Usually pag may mga big setter, di ba, talaga antay nila yung ano, yung exact time eh. Flame shot will be thrown. Kahit isa lang, kahit isang makita lang ng Smart Omega, ina-RKO agad. Okay, fine-fatal links agad dito ni Atlas. Kanina yung tank pa nga, si Kufra pa nga, di ba, nung nakita niya. In-slam ng agad niya. So, ganun sila ka-decidido to make sure na kahit isa pa lang dito trying to steal, pero Retri will save the day. Medyo namali ata ng position dito. Si H2O, MB, kaluwat kanan sila nagbabakbakan. H2O will fall. Disengaging flicker out na si Mr. Fundamental. Susunod pa ata dito si Mr. M to the B. They're trying to hold. MB will fall. Gusto na rin si YSS. Chester, run, Chess, run. Pero hindi siya makakatakbo. Chester will fall. Yun na nga, 4-mine wipeout doon na for the side of next play Solid. At makaka-bonus pa nga dito sila ng purple buff. Meanwhile, the Lord here kumakatoks. May bandang middle lane. Last Insanity kinumita dito ni Yawi to clear out the minion wave. Pero dito sa Cortesia, focus fire. Meanwhile, the question mark is there. Renegade doing it, trying to chase down. But then again, siya ang napatay dito ng ating Paramis. Ang laking bagay talaga, no? Even though mapatay mo kasi yung Faramis, pag nag-cult altar siya, yung ilang segundo or 10 seconds na buhay pa siya, katulad kanina sa top lane, gives them the chance na makasunod yung ibang members para ma-pick off yung nasimulan niya. And look at that, H2O dito na hatak, na stun pa nga, sinasalo lahat ng binabatong skills dito ng ating Farsa. They need to think of their defense dito. Rethink muna regroup. Masyadong nagiging makalat yung ginagawa nilang clash or plays kanina, Prof. B. Item check tayo kung titignan natin na look at the armor or the items dito ni Renny J. No? Kung titignan mo, may first item is the defensive item, anti-keras, plus going in sa necklace ata or ice queen one if ever, kasi parehas eh, parehas yung style. I don't know, yung ice queen one ba yan or didiretso siya sa necklace para sa kanyang build for the Valir Feather Earth Strike. Binitaw na dito just to make sure to clear things out. Lamang na lamang ang movement ng Smart Omega in terms of the minions, objectives, and the map control. Now, sandwich method, MB being thrown, unstoppable force, pop ang kanyang dito, vengeance. Kung hapalag dito sa dalawa na ikipag may crewan, nasan yung follow-up or the defense coming from the next way, Predator, yung pala sa kabila niya, easy binakbak. Masyado malalim ang dalawa, Feather Earthstrike, Renji will fall, kapalik. Ang isa naman dito, hinuhuli nila si H2O. Nice backup coming from Yawi, nakadoblo kill pa itong si Joed. Ayun lang, di nila napansin, napatay naman dito yung YSS nila. Last Insanity, ginamit na dito ni Yawi para makatakas, makatag-disengage. Look at that, knock up coming from H2O, baby bouncing ball, patakas. But then, nakita mo lahat ng lanes nila dito, rather, ay na-push na. The lane pressure is real. Heat and Toshi Z with a feathered airstrike na pilitan dito mag-back away si Yawi ng mundo. Bumibuelo ng isang maigi. Itong Smart Omega. Now, next way Predator Solid trying to get back sa larong ito. Another slam dunk. H2O will fall. Pulado agad si Renny J. Sumilip lang siya ng bahagya, and I think this is a clear win pag ganito sa sitwasyon. Ang hirap makabalik, no? Para sa next play Predator Solid, kasi grabing fire potential dito ng Farsa. Sumilip lang yung ano kanina, yung Valir, isang pop niya, lagpas kalahati. Eh, pagtingin ko ng gamit. Ano yung timing din ng pagbagsak ng Feathered Airstrike niya, ang sakit-sakit pa. Tapos yung item check na sinasabi dito ni Prof. B, look at that. Naka-Lightning Crunch yun, tapos Clock of Death's Destiny, Divine Glaive, tapos naka-Holy Crystal pa. Isa na lang inaantay na item nito, Prof. B, full build na. Kopo. Feeling ko, ano yan eh, Winter Crunch yung huli. Para for a defensive item dito. Yes, or, yes, tama ka dyan. Ano nga kaya yung isa, no? Genius Wand mo na, para lahat na ng wand nasa'yo na. Ice Cube Wand. Collection eh, no? Pero look at that. Luminous Lord na to ah. Makikita natin guys ah. Up for grabs na rin. Nakaposisyon na agad Cortesia together with Haji Z. Sinisimulan. Too crucial kung ibibigay pa to ng next play Solid, lalo na ubos na lahat ng inhibitor turret nila. H2 dito, stretching lang. Wala siya na lang. Up to na yung germs lang.
Oh, and there's RKO. RKO. Pulado agad dito si Chester. Disengaging pero nahuli siya ni HGC. Federal Airstrike. Committed. Labas muna sa jurisdiction. Eto na, MB. Trying to save the day. Inaasahan kong pagtalo ni MB dito. Nagminta sa kanyang salpak. Sinalo naman siya dito ni Tochi. And last, Insanity. Kunumit na rin. Sumabog ang Lord. Nakuha pa nga nila. Si Lot. Tumalbog. Silang tatlo. And RKO ang sinagot na tumba ang apat na miyembro ng Next Play Predator Solid. They want more. They want blood. And they want a wipeout para sa bakbakan na to. Okay, I think this is it, Prof. Pinakaangat pa pati Minion Wave. Look at Paramis, siya na ang nagmamarcha unti-unti dito sa core na Next Play Predator Solid. This is it, pansit, Prof. B. Napakainit ng game 1 natin. Ito ang welcome, pa-welcome party na Smart Omega sa mga nakababata nilang kapatid. Ako nga, po. Sinuntok ng isang maigi. Itong grupo Next Play. Ng Next Play Predator Solid. They're trying